Magandang hapon, narito po ang nilalaman ng latest tropical cyclone bulletin natin hinggil sa binabantayan natin na super typhoon na si Carding. Patuloy nga itong umigilos palapit dito sa may bandang eastern section ng Quezon at kanina alas 4 ng hapon ay nandito na ito sa coastal waters ng Bordeos, Pulilo Island. So actually yung eyewall niya ay nagsisimula na makapekto sa northern part ng Pulilo Island. Taglay pa rin ni Carding ang lakas ng hangin umabot hanggang 195 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ay abot ng hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So makikita rin natin no, dito sa ating Baler Doppler radar image, yung mata ng bagyong si Carding ay patuloy ang lumalapit dito sa may bandang Pulilo Island at inaasahan nga natin na sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi posible na itong tumama dito sa eastern section ng northern part ng Quezon o sa southernmost part ng Aurora. May nakataas pa rin po tayong tropical cyclone wind signal dahil papalapit na ito sa landmass ng ating bansa. Yung areas po na naka-highlight ng purple or yan po yung mga lugar na may warning signal number 5, Pulilo Island, extreme northern portion ng Quezon, extreme southern portion ng Aurora, extreme southern portion ng Nueva Ecija, eastern and central portion ng Bulacan. Warning signal number 5 din sa extreme northern portion ng Rizal at sa eastern portion ng Pampanga. Samantala, yung sa mapa natin, naka-highlight ng red, lugar naman na may tropical cyclone wind signal number 4. Dito sa may bandang Calaguas Island, central and southern portion ng Nueva Ecija, sa northern portion ng Metro Manila, sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, sa Zambales, sa northern portion of Bataan. Warning signal number 4 din ang nakataas sa southern portion ng Pangasinan at saka sa extreme northern portion ng Laguna. Yung mga areas naman na naka-highlight ng orange ay yan po yung lugar na may warning signal number 3. Central portion ng Aurora, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bataan, natitirang bahagi ng Pangasinan, ganun din sa natitirang bahagi ng Metro Manila, natitirang bahagi ng Rizal, sa northern at saka central portion ng Laguna. Warning signal number 3 rin sa northern at saka central portion ng Cavite, sa natitirang bahagi ng northern portion ng Quezon at sa northern portion ng Camarines Norte. Samantala, yung naka-highlight naman ng yellow, lugar na may mga warning signal number 2. Sa southern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa lalawigan ng Benguet, La Union, sa natitirang bahagi ng Aurora at ng Cavite, ganun din sa Batangas. Warning signal number 2 rin nakataas sa natitirang bahagi ng Laguna, central portion ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, dito sa northern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes. And finally, yung lugar na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lalawigan na may warning signal number 1. Sa southern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, sa southern portion ng Apayao, sa lalawigan ng Kalinga, Abra, ganun din sa Mountain Province, sa Ipugao, sa southern portion ng Ilocos Norte. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Quezon, dito sa northern portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, sa lalawigan ng Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island at Tikaw Island. So, base sa pinaka-latest forecast track na pinalabas nga ng PAGASA ngayong hapon, makikita natin, no, 2 p.m. ito yung lokasyon ng bagyong si Carding, halos nakadikit na dito sa may bandang Pulilo Island. At inaasahan natin sa pagitan ng alas 2 ngayong hapon hanggang alas 2 ng madaling araw, posibleng natawid niya na yung mga lalawigan, ilang lalawigan sa Central Luzon. Subalit, pansinin natin, uulitin po natin yung area of probability, yung parang apa, no? Maaaring yung bagyo kumilos na according sa central track natin or more towards the northern or southern part ng central track. Kaya po, uulitin natin, no? Hindi lamang itong Central Luzon ang dapat maging handa para po sa posibleng pagtawid ng bagyong si Carding. Lahat po ng mga lugar na binanggit natin, simula warning signals number 5 hangang 1, kailangan maging alerto, maging handa. And hopefully, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, handa na po yung mga kababayan natin para sa parating ng bagyong si Carding. Bukas ng hapon, inaasahan natin na halos nasa northwestern boundary na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa pagitan ng bukas ng hapon, hanggang possibly madaling araw ng Martes,
posibleng lalabas na ito sa northwestern boundary ng ating PAR. So ano nga ba yung inaasahan natin, lalong lumalapit ang bagyo sa landmass ng ating bansa. Ngayon hanggang bukas ng madaling araw, posible yung heavy to intense with the times torrential rains. Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, at sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Yung initially inaasahan natin na direktang tatawirin ng sentro. Moderate to heavy with the times intense rains sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Ifugao, sa Mountain Province, sa Pangasinan, Cavite, Laguna, Batangas, ganun din sa central portion ng Quezon, sa Occidental Mindoro at sa Camarines Norte. Light to moderate naman with the times heavy rains sa Oriental Mindoro, Marinduque, natitirang bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. Bukas naman ng umaga hanggang sa makapananghali, heavy to intense rains pa rin po inaasahan sa Zambales, Bataan, Pampanga at sa Bulacan. Moderate to heavy with the times intense, Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Light to moderate with the times heavy rains sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Calabarzon. So kung susumahin po natin, yung mga areas na binanggit po natin ay sa kasalukuyan lahat may warning signal. So iba yung pag-iingat po, dapat alerto yung mga kababayan natin. Hopefully nagawa na yung mga disaster preparedness and mitigation measures sapagkat yung mga paulan na inaasahan natin, posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok at pag-apaw naman ng mga tubig sa ilog na siyang magdudulot ng mga pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog. Samantala yung lakas ng hangin, of course, napakalakas po, lalong-lalo sa areas na may warning signals number 4 and 5. No? So from areas with warnings number signal number 5 hanggang at least 3, inaasahan natin na talagang very destructive winds makakasira sa mga iba't ibang uri ng struktura, lalong-lalo po yung mga strukturang gawa sa magaan at lumang materyales. Pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, maputol ang mga linya ng komunikasyon, makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng mga halaman. So basically, hindi po safe na lumabas kapag nananalasa yung bagyo. As much as possible, stay indoors po tayo sapagkat pwede rin ito makapagpatumba ng mga billboards. Samantala sa lugar na may warning signal number 1 naman, occasional gusty winds asahan po natin. But generally, as much as possible, huwag po tayong lalabas ng bahay kapag nananalasa ang bagyo sa ating lugar or hanggat may warning signal po na talagang nararamdaman sa inyong lugar yung lakas ng hangin. May tinatawag din, may in-expect din po tayong coastal inundation. Pwedeng magkaroon ng mga storm surges sa ilang lugar, high to very high risk of storm surge dito sa mga low-lying and exposed coastal areas of Northern Quezon kasama ang Pulilo Island at sa lalawigan ng Aurora. Samantala, moderate to high risk of storm surge sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Pangasinan, Zambales, Bulacan, northern portion ng Metro, Manila, southern portion ng La Union at rest of Quezon. So generally, sa lahat ng mga coastal areas na may warning signals number 5 hanggang 2, posible po talagang makaranas ng mga occasional na storm surge. So sa mga coastal areas natin, no, community na nasa coastal areas, as much as possible ay lumikas po sa higher grounds, lalong-lalo na kung identified yung lugar nyo as highly vulnerable sa mga storm surges. Dahil din dito, may marine gale warning po tayong nakataas sa mga seaboards ng Luzon. So pag may gale warning tayo, pinagbabawal po, lalo na ngayon may bagyo, no? Pinagbabawal po ang pagpalaot ng lahat ng uri ng sakyang pandagat, lalo na sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signals. In terms of track and intensity, nakita po natin na posible nga sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, maglandfall sa either northern part of Quezon or southern part of Aurora ang bagyong si Carding.